Pag-usapan natin yung fourth year, fifth year mo. Kasi ito na yung nag-finals na kayo. Mm. Back-to-back finals kayo, di ba? Fourth year ko, semis lang. Semis. Yun fifth yung kalaban ninyo. Ateneo. Ateneo. Semis, Ateneo. Tapos yung fifth year, finals, Ateneo. Ateneo ulit. Kumusta yung fourth year mo? Kiefer na to. Slaughter. Ryan. Slaughter. Lagi Ateneo kalaban namin. Kahit yung second year ko, Ateneo din kalaban namin yung semis. Buong 5 years kong Ateneo nag-champion. Sobrang lakas nila. Bro, pag-usapan natin sandali si Ryan, ha? Buenafe. Bro, best high school player ever. Sila lang ang hindi namin natalo. Baste. Nung high school ka? Baste. Bring us, Ryan, Gusi, Ortuoste, Delgado. Delgado. Yung bring us Andrada. Na matanda, Andrada. Andrada. Buti nga wala ka lang nung dumating si Bosotros. Nakalaban ko pa yun. Ah, ano pa siya, hindi pa NC. Nakalaban ko siya, NC siya ano, nung akin. Nakalaban ko siya, NCR. Grabe, di ba? Lalim nila. Iba, iba. Nung nasa Ateneo si Ryan, iba? Galing. Clutch. Clutch na mautak, ang laking katawan. Yun lahat nasa kanya eh. Hindi ko inakalang magagawa niya sa college yung ginagawa niya nung high school. Medyo nag-lilo na nga siya nung fourth year, fifth year. Si May Slaughter, May Kiefer. Pero reliable siya. Kumbaga, bumibira pa din. Pero not as, nung rookie siya. Grabe siya. Rookie siya, ang galing niya. Rookie niya, ang galing niya. Rookie of the year, pare. Second year niya, yun yung kalaban nila FPU. Tapos nun, bumira ng bumira, di ba? Mm. But Ryan was, iba si Ryan. No? So, yun nga, fourth year ka, Ateneo. And then, talk about yung finals, pare. Yung fifth year ka. Fifth year. Nakapanghinayang yun kasi close game. Dalawa. Game one. Sweet yun eh. Pero close game, both game one and game two. Nakapanghinayang lang kasi hindi kami sabay-sabay pumutok. Totoo, okay. Parang nung first games. Nung first game, ikaw pero, ba? So, second game ka eh. Second game ako. Pero nung first game, si Aljon at si Jerick Teng. Second game ako, si Kevin. Pero wala, sobrang lakas yun talaga natin eh. Talagang kailangan A game para matalo mo sila. Almost perfect dapat yung lalaruin mo pag ganun yung kalaban mo. Ito. So pag di mo ito double si Slaughter, kakainin ka sa loob. Pag binoble mo, may salva sa perimeter, may keeper, nandun pa ba may si Wami. First, wala na. 2011 last year ni Kurt tsaka ni Eman. Pare yung Eman Monfort din, sakit sa ulo din. Oo. Ang bibi na papagod yun. Ang tigas pa. Bangga ng bangga pa, brad. Ang bilis, ang tigas, shooter. Nakakaasar yung Eman Monfort. Puta, titira sa 3 points, lalanding sa paint eh. Ano eh? Long jump eh. Long jump, brad. Ikaw dual pa foul eh. Ikaw pa foul eh. Oo, parang sobra. Pero alala ko to, bro. Right after ng series nyo sa finals, nagkadaan tayo sa East 2 din. Naalala ko yun eh. Siguro hindi mo na naalala kasi stressed ka nun eh. Nakita-pakita ano na. Lang. Tapos, pinag-usapan ko. Wala, yung finals. Sabi mo, kamusta? Tapos sabi mo nga, hindi para sa inyo. Iba pa ata yung mga kasama natin nun. Wala na ata sa buhay natin ngayon yung mga kasama natin. Baka masaya na sila ngayon. Kaya pala nakalimutan ko na. Kaya ano eh, medyo blurry na eh. Medyo blurry na sa utak eh. Ikaw lang naalala ko nun. Wala nang iba. Wala nang... Yeah. Ikaw lang din naalala ko nun. Baka nanonood ang mga present. So anyway, nag-graduate ka, you were, kahit di ka nag-champion bro, you were one of the kumbaga more known point guards coming out of the out of college, di ba? Nag-abot pa tayo sa Blackwater. Nag-abot tayo for a while bago ka nagpa-draft. Tama, di ba? Yeah. Nag-abot tayo for a while. Blackwater, ano? Nag-champion ka sa D-League. Hindi. Wala ako noon kasi kinuha ako doon sa ABL. Ay, oo. Yung nag-San Miguel ka. Coach Leo. Coach Leo. Hindi ko natapos yung D-League noon. Nag-champion sila Blackwater sa D-League. Yeah. Pero nasa San Miguel ako noon. Nasa San Miguel ka noon. How was that experience muna? From UST, bro, college, tapos yung next ano mo, pare, sina Leo Avenido na yung teammate mo, bro. Hmm. Diba? Ganun din. Sobrang daming star players noon eh. Asi, Eric Mink, Ardell Rada, Avenido, Banchero, import. May import na nyo. Gabe Freeman? Gabe Freeman, bro. Yun yung cornrows, di ba? Oo. So yun, scorer talaga yun. Galing nun, bro. Pero, pinalitan siya. Brian Williams yung pinalit. Tsaka Justin Williams. So, kung kilala mo. Yeah. Oh, kumusta yung ano mo nun? Yung experience mo dun, Brad? So, mas dun, mas naging point guard ka talaga? Oo. Dun talaga, kailangan hanapin mo yung set up mo yung teammates mo. Hindi pwede yung scorer mentality right out of the gate. Kailangan set up mo Asi, bigyan mo si Asi sa post. Yeah. Ganun. Oh, ano pa si Asi nun eh? Dominant pa si Kuya Asi. Oo. And then after your ABL stint,
ito yon yung nag-ensayo ko for a while sa Blackwater. Nag-ensayo ko noon because you were preparing for the draft. Which, by the way, nililigawan pa lang niya si Mara noon. Yes, sir. Oo, naalala ko yun. Nag-uusap tayo noon na. Oo, naalala ko yun. Nag-uusap tayo noon, bro. Tapos sabi ko, oh, kumusta ka na? Sabi mo, ikaw, kumusta ka na? Ganyan. Kayo pa ba ni ganyan? O kami pa, bakit? Ikaw? Hindi, may nililigawan ako ngayon, pare. Pinapakita pa sa akin yung IG. Ang puto, pinapakita pa sa akin. Parang niligawan ako. Bro. Sabi ko noon, bro, nakikilig eh. Patay tayo dyan. Apelido pa lang, bro. Sabi ko. Sabi ko, Jerry, umayos ka. Kung itutuloy mo yan, umayos ka. Kasi ayaw ko na mabalitaan na lang. Na. De, pero, bro, ah, solid ah. Tagal na nun. 2013, bro. Alala ko yun, bro. Talagang pinapakita mo pa sa akin picture after practice. Talagang kinikilig siya nun, mga kaibigan. Talagang kinikilig siya nun. Mara, alam ko nanonood ka ngayon. Talagang kinikilig siya nun. Iba, Brad. Binoking. Sorry. Hindi, wala na eh. Ano naman eh, matagal na kayo eh. Alam na niya yun. Grabe siya nun. Talagang inspired siya papasok ng PBA. Tapos yung sinasabi pa niya sa akin, bro, ang hirap nga, family dinner. Mark Pingris nandun, sabi niya. Hindi pa siya PBA no. Parang nalilit ako eh. Mark Pingris yung kasama. Nalilit na, nalilit pa. Hindi pa siya PBA nun eh. Medyo ano pa siya nun eh. Quiet pa siya nun eh. Nangliligaw pa lang eh. Eh, asawa na yung ano eh, Mark Pingris nun eh. Mabait sila. Oo naman pa. Hindi, mamaya pag-usapan natin yung ano mo. Yeah. Yung experience mo, syempre pare, mga in-laws mo bro, di ba? I'd love kwento about that. Pero yun nga, nagpa-draft ka na sa PBA. You were Barako, di ba? First? Barako Bull, di ba? Barako Bull, first team. This was the JC Intal era. Yes. Mick Pinisi, JC Intal. RR. Global Port pa si RR. Pero na-trade, di ba? Tapos napunta sa inyo. Na-trade siya. Willie Miller, Willie Wilson, Mac Makapagal, Carlo Lastimosa, Dave Martello. Oh, then masaya. Actually, masaya yung team na yun. Yung pinaka-matatanda pa, yung pinaka-makukulit. Si Willie Miller, Willie Wilson, Nick Pinisi. Willie Miller, bro. Iba yung kulit nun, pare. Kulit. Sobrang kulit nun. Pare. Anong experience mo with Willie Miller, bro? Bro, akin na napakagaling nung gagong yun, bro. Sobrang galing. Baba lang tumalon, pero galing. Nagagamit niya yung katawan niya. Were there times na talagang mga idol lang natin to growing up, eh? Oo naman. Pagpasok ko pa lang, parang Nick Pinisi, napapanood ko na dati pa, Willie Miller, Mac Makapagal, tas mga kalaban mo, sila James Yap, Peter June Simon, ganun, sila L.A., Tenorio. No, stars na kami minsan, eh. Pero di pwede, kundi kakainin ka. Kailangan, compete pa rin. Diba? What was your first, what was your rookie initiation sa liga? Like, sino yung unang nag-welcome sa'yo sa liga, Brad? Well, wala naman tumira sa akin. Pero yung first year ko sa PBA, or yung first conference ko, was like my first year in UFC. As in, struggle, di ko alam kung paano, or how to adjust. As in, parang lost ako. Parang nawalan akong kumpiyansa. No? Tapos, there was a coaching change, palit ng system. Medyo nag-flourish ako sa system. Parang dribble drive kami ni Lastimosa. Medyo dun ako nabigyan ng playing time. Si Coach Shot yun eh, Tankinson. Binigyan ng playing time yung mga bata. Yun, medyo yun, na-contribute na ako nun, na bumalik na yung kumpiyansa ko nun. Tapos, after, kasi tatlong conferences yung PBA, di ba? First conference, tapos yung next two conferences, yung parehas may import. Parang dun ako nabigyan ng playing time. So, napag-contribute ako. Tapos, after 1 year with Barako, na-trade ako sa San Miguel. Yan ah! 1 year din ako sa San Miguel. So, pero, champion, ilan championship ko rin sa San Miguel? Dalawa. All Filipino, tsaka governors. How was that yung San Miguel experience? Whole different experience. Kasi sa Barako, it was like college practice. Well, a little lighter, pero takbuhan, go hard. You know. Sa San Miguel, it was more of pacing, going through the systems, the motion. Wala masyadong takbuhan. So you had to do extra work, extra conditioning, extra shooting. Doon ko nakita si Alex Sabagnat, sobrang sigipag. As in, siya pinahang masipag na naging teammate ko sa PB. Hanggang ngayon? Alex Sabagnat. Very disciplined sa katawan, sa pagkain. Totoo ba yung pag binabasa niya yung nutrients sa kinakain niya, Brad? Oo ata. Kasi alam ko meron siyang may ginagawa siyang 100 days ba yun? If I'm not mistaken.
Nakita ko lang sa Instagram niya. Although hindi ko natanong sa kanya. May 100 days siyang no sugar, no salt. No sugar, no salt. So no sweet siguro. Yung ulam mo, walang lasa. Yung mga ganun. So that goes to show yung talagang preparation ni Alex. Wait, which San Miguel team was this? Sorry ah, kasi ang dami ng San Miguel teams. This was Coach Leo Austriana. 2014-2015. So, Coach Leo, Arwin, Alex, Chris Ross. Junmar. Chris Ross. Junmar. Sol Mercado, Marshall, Chris Lutz. Ano ba si Chris Lutz? So, Sol. Pero Sol was traded. Sol was traded for Alex. Kumusta yung quarter finals niya. Kumusta yung bonus ninyo nung ano? Saya ka? Saya? Iba? Ito may kwento. Pwede na! Pwede nang ikwento yan! Kwento mo na yan! Kami ni Justin Chua, rookies nun. Second year kami nun. Magnolia siya eh. Magnolia muna siya ata. Nag-draft siya ng Magnolia. Tapos nalipat siya ng San Miguel. Ako naman, baga ako, nalipat na San Miguel. Tapos nag-champion nga kami. Champion kami. Tapos punta kami sa San Miguel office. Ayan na. Ano, bonus. Ayan, punta kami. Kami ni Justin magkasama. Ang binigay sa amin, envelope. May envelope ng cash. Dumating ngayon sila Marcio, sila Arwin, sila, saan yung mga veterano dumating? May dalang backpack, may dalang gym bag, hayop yan, pinuno yung bag, shit, grabe yun, puting na ano, may dalang backpack yung players. Mm-hmm. Backpack, tapos, sling bag, or duffel bag, no? Tapos pinuno. Doon nilagay. Sa inyo, envelope. Amin, envelope. Yung letter envelope, yung ganun lang. Oh, hindi man lang yung brown envelope na medyo. Eh, hindi. Yung puti lang na ganun. Pero puno, mataba. Eh, hindi mataba. Ganun lang, sakto lang. Malalagay pa sa bulsa. Yung kanila, wala na. Malalagay. Wala na, backpack na yun. Paano pa si Arwin? Lupit. Hindi ko na lang sasabihin. Pero paano bag ka? Talaga. Paano si Arwin? Paano pa yung bag ni Arwin, bro? Wala. Basta, bonus talaga. Alam mo yung airtight na bloke, parang bloke na airtight. Alam mo ba sa movies, yung mga sa bangko, yung parang ganun siya, rectangular na hinigop yung hangin, tapos punong-puno, parang ganun. Hindi ko na alam kung magkano yung laro. Tapos mga bloke ng ganun. Isa lang nakita ko eh. Ewan ko kung magkano siya. Sarap ah. Grabe. Sarap buhay. Tapos, nag-isa pa, umisa ka pa eh, nag-isa pang championship. Governor's Cup. Si AZ Reed. AZ Reed yung import namin nun. Galing ni AZ nun. Alala ko, sweet yung Alaska. Siya talaga bumuha. Siya si June Mayer. Ganun ulit yung bonus. Ganun ulit. Pero, nung Governor's, tinirecho na sa banko, hindi na kami pumunta. Ah, tinirecho. Hindi mo na nakita yung mga block. Hindi ko na nakita. Nakakaingit lang eh. Grabe. Totally different experience yung San Miguel kasi bangko ako. Pero champion naman. So, Oh, and then from San Miguel, saka na trade? Balik, Baraco Bull. Ah, bumalik ka. Oo. Sino na yung nandun sa Baraco Bull noon? Yun na sina JC. Hindi. Nung first conference ko, nandun na si JC. Nandun na si JC. Tapos nung bumalik ako, nandun na sila Orbistondo. Nandun pa rin sila Willie, nandun pa rin sila Mick, si RR nandun na. Pero ilang months lang yun eh. Tapos naging Phoenix na. Yeah. So umabot ka pang Phoenix? Nag-Phoenix ako. Pero 1-2 months lang. Tapos na-trade ako Global Port. Balik ka na kay Daddy. Pido, saka France yun eh. Yeah. Kumusta yung dynamic na yun, brother? Pido, France, bro. Yan yung dalawang coach na... Si Coach France, muntik mo maging coach sa college. Si Coach Pido, naging coach mo. Kumusta yung dynamic ng may ganung dalawang alpha? Mas mahirap yung practice ni Coach France. Parang college pa din. Parang college. Pringle, Terrence. Hirap na yung practice nun. Sila bantay ko everyday. Hirap. Terrence, Pringle. Sino pa ba? Andun. Sila Anthony Semerad. Ito yung dumaan lang si Sumang. Si Sumang. Naabutan ko. Joseph Yeo. Naabutan ko Joseph Yeo. Ito ba yung nag-away si Coach France at si Stan? Wala na ata ako. Wala ka na noon yung nag-away. Hindi ko maalala. Wala na ata ako. Was Global Port your last team? Before yung ano, yung ito ah. Global Port. Before nag-alab. Nag-alab ba ako? Oo, nag-alab ka pa nga. Naglaban pa nga tayo. Lagi kami nagkikita kung saan eh. From what I know, after alab, nag-alab ka one season after mo mag-Global Port. Alab ka. After mo mag-alab, tumigil ka, di ba?
Yes, sir. Yeah. From what I know, bata ka pa lang gusto mo na mag-pilot. High school pa lang, naiisip ko na siya. Pero syempre, backseat siya eh. Kasi nagtuloy-tuloy yung basketball eh. Diba? Nag-UA, college, ng PBA. Pero ever since, nakaisip ko na siya. Like, if ever man, hindi mag-work out. Diba? Eh, nung nasa PBA ako, parang may times talaga na parang na nakakalungkot or nawala na akong kumpiyansa eh, kasi hindi man ako ginagamit. Diba? So, no bad feelings naman to the coaches or to the team. Siguro, parang it's a way of letting me know na subukan ko kaya yung pagpipiloto habang bata pa. Parang, while it's not too late. So, yun. No? 25 pa lang. 25 bata ako. 26. Nag-shift na ako. Nag-flying school ako. How is that? Ano naman? That whole experience? Kumbaga, na-fulfill mo din yung ano mo? Lifelong ano mo? Outside of basketball? Mahirap na decision siya at the start. Kasi syempre, baka iiwanan mo na yung basketball. Eh. So, yeah. Parang ever since, basketball talaga tayo. Pero at the same time, masaya yung client school. Well, at the first place kasi gusto ko talaga siya. Pero masaya siya. Culture shock din kasi talagang kailangan mag-aral dun eh. Hindi na pwede yung parang yung putik. Yung easy-easy ka lang. Hindi ka na player dun, Brad. Hindi na. Putik. Grabe pa dun. Pag nasa airplane ka na, kung yun pang dalawang tao, ay kasama kang instructor, talagang sisigawang, mamalating ka din, parang, bakla ka ba? Tapos pag di ka nag-aral, ka-cancel yung schedule mo. Ganun. Na-assert ko din sila. Kasi syempre, buhay yung nasa laalay. Totoo. I think, pinapatapang din naman talaga nila yung mga pilots pare, di ba? Oo. In fairness, sanay ka naman sa ganun. Sanay kay Coach Pido eh. Sanay ka namang minumura ka, Brad. Parang ano na lang sa'yo. No? Sige na, Coach. Nung na-fulfill mo na yung pilot school mo, kumusta yung ano? Kasi ang alam ko, pare, kinukuha ka pa ng MPBL teams. Nag-MPBL ka pa for a while, di ba? Oo. Sa Manila. Manila Stars. 2018 ata. Ay, hindi. Nag-2018, bumalik ako sa Northport. Oh, yan yung matinding kwento, brother. Oo. Nag-break muna siya sa flying school niya. Tinawagan siya ni Daddy. Gusto mo mag-PBA muna. Hindi niya ako tinawagan. Ako yung nag-text sa kanya. Kayo, coach, ba pwede mag-practice lang. Practice lang sa inyo. Player. Hindi ko naman na-expect na na-line up ako. Kasi, tagal ko na nawala sa PBA. Practice player lang. Tapos na-injure si Stanley, na-injure si Nico Elorde, injured din ata si Semerad. Basta ang daming injured nun. Tapos, niline up ako ni coach. Wala ako sa condition. Hingal kabayo talaga. Niline up ako. And siguro one week, two weeks pa lang nag-game tayo. Magdolya pa yung kalaban na din. Nalala ko. Buti sila Baroka, sila Halalong. Pero saya. Masaya naman. Oo, oh, pare. Saya na nakaka-miss din. Nag-break lang sandali sa flying school. Nakapag-PBA pa. Punish. Punish kayo lahat. Ano lang yun, pare. Parang nag-legal na bus lang. Humanap lang ng racket. Hindi ko naman ina-expect eh. Ganyan lang. Yan ang goat. Humanap lang ng racket ng PBA. goat ang put. After nun, di ka na nung nag-MPBL ka pa sandali. Tapos, bumalik akong flying school. Tapos, pag-MPBL ako noong 2019 sa Manila. Nandun sila Carlo Lastimosa. Pero mabilis lang, Arvin diba? Hayes. Bilis lang din. Ilang months lang din. Talagang ano, pag matagal ka na wala sa basketball, pag-iiwanan ka talaga. Yung gusto ng utak mo, hindi na magagawa ng katawan ko. Iba yung feeling. So, kainsayo lang sila Chris Bitoon, Brad. Maybe si Bitoon, condition. Bitoon, si Carlo, Jolo, si Aris, Junicio, Marvin Hayes. So, hirap na din. Pina. Hirap na din, Tapos after MPBL, yun na, tinapos ko na yung time. So, ano ka na ngayon? Full-time. Before the pandemic happened, full-time ka na talaga. Before the pandemic happened, March yung pandemic, diba? March, dapat makukuha ko na yung last two licenses ko. Kasi yung school kasi, may process na eh. You have to get parang three requirements, three licenses. Dapat last year pa. Kaya nung, dapat 2020 pa. 2021 ko na siya nakuha. So, na-delay talaga. So, na-delay talaga. Pare, isa sa mga kinabibilib ko sa'yo. Ang alam ko, pare, breadwinner ka, bro. Ako panganay. Ako panganay. Lost my dad 2015. Yeah. Tapos, 2015, thankful ako, nasa PBA ako, so may income naman. Mahirap talaga nung nag-flying school na ako kasi talagang wala namang sweldo, diba? Kailangan budget talaga.
Buti na lang, my mom had her source of income. Yung sumunod sa akin, na brother ko, may work na din. So, ano man, okay naman. Pero pare, that your flying school was from your own pocket? Tibay, bro. Well, not all, not all. Majority. Nagloan pa din kami. Galing. Pero ginamit ko din savings ko. So, talagang budget talaga, tasty. Kumbaga, ano, one step back, two steps forward. Diba pa? Kaya grabe itong pandemic talagang. Imbis na kumikitang pang-piloto. Imbis na kumikita na, tik na tenda pa. Ito yung iniintay, yung ano na, yung kitang piloto na. What's ahead for you, bro? Ano? What's ahead? Nag-propose na ako ah. Oo nga. Noong September. September last year. Yun yung pagpaalam ko sa parents niya, yun yung pinaka kinabahan ako sa buong buhay ko. Daig lahat ng basketball. Bro, ilang years na kayo? Noong nag-propose ako, 6 years. 6 and a half. 9, 7 na. Oh, ano yung kwento? Ito yung maganda mga kwento. Ano yung kwento, brad? Paano kinabahan si Jeric Fortuna, brad? Paano nagpaalam pala? Paano nagpaalam si Jeric? Para King Tiger to. Wala yung kumpiyansa. Lalo. Pero yung natatawa ko sa tatay niya. Kasi parang mahilig din mang asal yung tatay niya. Pero masarap kausap na looloko din. Kasi pandemic na, September, diba? Lockdown yun. So, tinext ko muna. Sabi ko, tito. 1 week to before ng birthday ni Mara. Sabi ko, tito. Text muna to ah. Tito, pwede ba pumunta dyan para ipaalam ko sa'yo yung pinaplano ko? Ay, hindi. Before yon sinabi ko, tito, may plano na po ba kayo sa birthday ni Mara? Sabi niya, wala naman. Kain lang sa bahay. Tapos yun, sabi ko, kung pwede pa pumunta dyan, ipapaalam ko sa'yo yung pinaplano ko. Ganun. Eh, wala si Mara no, nagtitennis siya. Sa clubhouse sa village nila. So, may parang 1 hour, 2 hour window lang ako. Tapos tumawag yung tatay niya. Kinabahan ako, tumawag siya. Ba't kailangan ko pumunta dito? Pwede naman text mo na lang sa akin. E di na on the spot ako. Sabi ko, wala na ako masabi. Sabi ko, dito kasi ganito. Sabi ko, pinaplano ko po talaga this year mag-propose na kayo. Tapos natawa siya. Natawa siya, boy. Sabi niya, bakit? Tatanggapin ka ba? tikman na ako na sabi. Huwag ganun, tito. Huwag ganun. Ano sabihin mo doon? Bumagsak yung puso. Yung bayag mo, brad. Nandito na, brad. wala na nga ako nasabi. Utik, parang nagsara yun dito. Tapos, sabi ko, sige, punta ka dito. Habang wala si Mara, si Teli. Punta ka na dito. Doon talaga, inabahan ako. Hinarap ko sila. Yung sinabi ko sa tatay, inulit ko lang sa nanay. Kumayag naman. Mabait sila. Kumayag sila. Wala nang masyadong tinanong, ganun. Pero, putik, sobrang kabado ako. No? Grabe. Mukhang naaalala mo nga eh. Mukhang naaalala mo yung kaba mo eh. Yung gusto kong sabihin, putik, di ko malabas. Brad, mas kinabahan ka pa magpaalam sa parents kaysa kay Mara? Oo, grabe. Magulang yun eh. Kumbaga si Mara, parang feeling mo naman, oo naman siguro to, no? Feel ko naman na... So ano? Ikaw sunod. No? Oh, relax ka lang. relax. Hindi, pero may plano na din. May plano na din. Yeah. Brad, sandali lang ha. Baka maihirit ka. Siguro naman alam mo na bago na to. Oh, nakikita ko. Anyway. May plano din naman. May plano na rin naman. Na-inspire nga ako sa'yo ngayon. Eh. Sige nga. Hindi kasi bro, ito ha, ako honestly ito ha. Since hindi rin naman ako nga, hindi ako nag-PBA. Ikaw nga, buti na fulfill mo yung lifelong dream mo mag-PBA. Ako hindi ako nag-PBA. Pero like, I'm finding fulfillment outside of basketball. Outside of being a player. Diba? Oo. So, meron at meron talaga. Oo. Hindi, I think ngayon ko na-realize that ball isn't life. Ako din. Parang pagbata ka, parang yun lang eh. Parang wala akong ibang gagawin kundi ito. Kasi hindi mo alam kung ano. Hindi mo alam gagawin mo pag ano, diba? Kung hindi ka PBA player. Kung hindi ka nagbabasket. So na ano, kumbaga this is exactly why I have this segment na parang where are they now? Like yung mga sikat dating players na hindi rin naman ibig sabihin they weren't good enough to make it to the league kasi madami namang magagaling na hindi umaabot kasi, di ba? Timing, 'di ba? Injuries, 'di ba? So everything else. And yun yung gusto kong maano na parang okay, 'di ba? Okay. Yung maganda sana, dumami yung team. Ako ah, personally, dumami yung team. Yun ang pinaka-maganda.
kumbaga ayaw natin na madaanan nung mga mas bata, yung mga dinaanan natin. Kasi nung dinaanan natin, konting teams eh. May time nga, 10 lang eh. No, kumaso ako, 10 lang. Ah, wala pa yung Blackwater. Tsaka Kia, wala pa. Diba, grabe? Grabe yung siksikan. Grabe. More now, bro. Ah. Gagaling ng mga players ngayon eh. Diba? Parang iba yung mga players ngayon. Nakakasubaybay ka pa ba? Oo naman. Nanonood pa din ako. UST naman. UAP, PBA. So, napanood ba ito muli? Itong UST at Ateneo? Oo, nanonood pa nga ako live. Ah, nanonood ka live? Isang game lang. Isang game. Parang game sweet, diba? Game 2 ata. Bro, serious question. Na ano ka pa ba? Kumbaga na King Tiger? Hindi, totoo. Ano? Seryoso. Like, naalala ka pa. May nakadaan ka na UST na, uy, si Jeric Fortuna. Nandun pa. May ano pa? Meron pa din. Yung mga basketball fans talaga. Pero not like before. Before talaga. Pag UAP, di ba? Iba yung ano. Kayo, hindi kami. Kayo. Hindi kami. Sa UP? Hindi. Bro, hindi. Hindi talaga. Hirap nga ako magkaroon ng chicks nun eh. Niloloko mo pa kami. Dey, ang alam ko talaga sa UST graph. Ano doon? Talagang dumog kung dumog. May time finals kami noon. Nakapasok ba UST? Hindi pa. Pero I know that. Nanood ako ng One More Chance eh. So medyo may idea ako kung itsura. Yeah, yung bagong gym kasi doon. Nakita mo na ba yung bagong gym? Yung bagong gym doon, from the gym to my building, yung classrooms ko. Siguro, 5, wala pang 10 minutes lahat. Kasi pag nasimulan ka ng picture-picture, 45 minutes, 1 hour, yung lahat mo ha, syempre, picture, lahat ka konti, picture, lahat. Parang iba-iba talaga. And fans kong fans talaga. Tapos, hindi ka naman pwede humindi. Hindi pwede. Pwede mukha nga. Nabero ka noon. Diba? Hindi ka pwede humindi. Oh, masaya. It's fun to look back. Kumbaga yung times. Yeah, kaya. Pare, nung time na yon, chicks lang nagpapapicture ngayon. Sa'yo, ngayon, magiging ano ka na, bro. Asawa ka na, pare. Payag na daw sila eh. Basta ako daw magiging toto. Brad, mahaba-haba na yung pangalan mo yan. Jeric Fortuna Harencio Soto na yan, pare. Medyo matindi-tindi na yan, bro. Hindi nawala yung Harencio ang puto. How is it? Last brother. Kumusta si Bossing pag nakakasama mo? Ano lang, tahimik lang yun. Talaga? Tahimik lang sa mga gathering. Papatawa lang siya konti. Mga one-liners. Pero tahimik lang siya. Nakikinig-kinig lang. Sa TV, kuwela siya, di ba? Pero sa mga gathering, tahimik lang, mabait. Walang bayad eh. Ba't siya mag-iingay? Doon may bayad eh. Kaya doon siya nagpapatawa. Sa bagay. Ano yun niya kayo? Wala namang bayad niya. Iipunin na lang niya ilaway niya. Bro, grabe pala kayong mag-family gathering, no? Mark Pingris, Danny Gasotto. Sila. Pauline Luna. Oo. Mababait sila. As in, hindi sila yung mayabang o ano. As in, entertaining sila. Right. Kailan ang ano? Wala pa? Date? October 21. Ready ka na, October. Bro? October. Ready na. Pero guys, yun nga, kasama ko si ano, Jeric. What's ahead for Jeric is, ano, hopefully, what's ahead of Jeric is, ano, husband life. Ilan taon na si Mara, bro? 30. Ay? 1 year older siya sa akin. Malapit na rin pala to. Hindi lang pala husband life to. 1990 siya eh. Oh, ka-age ko. May plano ka? May plano na kayo? Well, naisip namin, ano, biyahe muna sana. Paano? Hindi, yun nga. Hoping kami na pwede na. Yeah. Pero if ever, ready ka na din. Hindi. Ready ka na din ba mag-ano? Oh, ready na din. Dati, naglalaro lang tayo sa mga San Beda gym, ha, brad? Sa San Beda lang tayo, sa Medjolo, brad? Tumatanda na tayo eh. Damn, bro. Magiging daddy na si Jay. Asawa muna, pero... Asawa muna. Diba, yung piloto muna. Pero pag piloto ko na, kaya-kaya na mag-baby, brad. Kaya na. Sana this year yun, no? Tangina, nakaipon na sa ano. Nakaipon sa ano, bro. Bad trip, eh. Hindi pa makabawi. Pero ako, ang ano ko lang, sana mag-early retirement na yung mga tatanda. Kasi malaki na yung sweldo nila, di ba? Parang PBA pala dito. Para makatipid yung mga airlines, mga bata kukunin, di ba?
Parang PB team ang puta. Parang PB. Ganun din pala. Hindi tayo mag-retire yung mga senior. Ganun din. Bro, ibabigayan daw sa piloto. Bro. Pag bago ka, hindi rin naman ganun kalaki. Para rookie. Para kang rookie sa PB. Hindi. Mas maliit pa din. Pero pag naging senior ka naman. Pag nag-captain, depende kasi sa oras mo eh. Increasing yan pag as yung hours mo lumalak. So sana nag-i-increase niya sana nung, kung hindi na pandemic. Oo. Ngayon, tenge. Pero yun. Man, ano, what's ahead of Jeric Fortuna, puta? The King Tiger. Marami pa rin, ano, marami pa rin naghahanap, bro. Hindi kita kinukuging. Madami pa din talaga. Yun talagang, ano, isa kasi sa mga talagang na hindi makakalimutan sa UST. Hindi ko alam kung ano yung rason kung ba't di ka makakalimutan. Isipin na lang natin magagandang bagay, ha? Matinong yan. Matitinong bagay. O, bigyan kita ng few, ano, pare. Bigyan kita ng oras para mag-hi sa mga, ano mo, bro, sa mga fans mo sa UST. Papasalamat ako sa mga nag-support sa akin sa UST team ng college all throughout hanggang sa PBA. Hindi man tumagal sa PBA or sinabi nga ni Mikey, finding fulfillment. I found my fulfillment after PBA, flying school, sense of fulfillment natapos ko siya. And just thank you lang talaga sa support during my basketball career. Thank you, brother. Thank you sa oras mo. Thank you, bro. More power sa channel niyo. Oh, man.